tama yata ang inyong amigang si Victoria. Hoy! Hindi dapat mapagkakatiwalaan ang inyong kinupkop. Impacta to si Anding. Maari niyang agawin ng pagkakataong ito upang Anding, huwag kang dumagdag. Agawin ang minamahal niyo mula sa inyo. Alam mo dati, iniisip ko si Anding parang wala lang choice kaya naging espiya siya ni Salvi. Pero ngayon sa ginagawa niya, nang gigigil ako sa'yo, girl. Ahas ka. Parang love team. Gusto niya yarn. Omsi. Sabi ko pwede naman, ka naman puting kaibigan. Sabi ko naman si Clay ay isang ano lang, parang reader lang din siya. Nagkataon lang na nasa loob siya ng kwento. At meron siyang paghanga kay Crisostomo pero hindi ibig sabihin nun aagawin niya si Crisostomo kay Maria Clara. Ang kagandahan mo, Maria Clara. Binaw. Mawida. Hello guys, good evening or good morning, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is a new day for us to watch Maria Clara Tibara. Episode 48 na tayo, sobrang bilis lang. Meron tayong mga top comments from yesterday's video na babasahin natin. First on the line is from RG Lou Rodriguez. Sabi niya, you know what? Even though I'm still watching the TV, I rather like to watch your reaction video because it makes sense the way you present your views, compliments, and critiques. Thank you so much talaga sa inyo guys. Na-appreciate ko yung mga compliments niyo sa reaction videos natin. Maraming salamat sa iyo, RG. And next comment is from a little monster. Okay, sabi niya, ang saya ko nung pinagtanggol ni Maria Clara, si Clay, and yung confrontation ni Tia Isabel at Clay. The acting is so superb. Kudos sa lahat ng writers ng show. Actually, I agree with you. Sobrang gagaling ng mga writers, including the director, and yung mga actors talaga and actresses, ang gagaling. Okay, sabi naman ni MHY or Mai, bukod sa natututo na tayo sa MCAI, natututo din kami sa mga wisdom mo, Nephi. Wow, respeto sa nakakatanda at huwag sumagot-sagot. Pero minsan, kailangan din nating magsalita nang maintindihan din nila kung anong pinanggagalingan natin nating mas bata. Basta alam nating nasa tama tayo. Bukas ulit. Maraming salamat sa iyo, MHY or Mai, for this comment. Totoo yan. I really meant what I said yesterday na kailangan nating i-weigh yung mga bagay-bagay. Hindi palaging tama ang mga nakakatanda, pero we don't have to be disrespectful. Alam nyo yun? Okay, so next comment is from Nonski again. Wow, si Nonski talaga ang gaganda ng mga comments. Maganda at nabigyan nyo agad ng explanation yung pagpapahayag ni Clay ng kanyang saloobin sa kanilang usapin ni Doña Isabel. This is only to prove that you are not only doing these reaction videos for the sake of viewership. You are also sincere in educating and giving freedom of choice sa mga kabataang viewers at subscribers mo. Kudos, Sir Nephi. Thank you. I agree, D, sa lahat ng pagkakataon, tama ang mas nakakatanda. Kasi sa mata ng mga bata, ang mali na ginagawa ng matatanda ay nagiging tama. Pero kapag ang bata ay nasa poder pa din ng kanyang mga magulang, it would be polite to listen and not to answer back. Respect is the key. Totoo yan. Kagaya ng sinabi ko kanina. Sabi naman ni Edwin Pareñas, outdated values and principles, no matter how antiquated they may be, they are the norm at that time of Clay's visit. Elders are revered, whether deserved or not. In her scene with Tia Isabel, while she is justified in her reasons, the manner by which she expressed herself might not be the proper decorum an elderly of that time expects. To us, she was very polite, but to a lady from the 19th century, she is being disrespectful. Totoo yan. And lastly, from Mercedita Carandang, oh, I love your name. Sabi niya, totoo, we need your reaction. Iyon nga ang aking hinihintay from you. You clarify some scenes, reiterate kung baga gumagabay ka sa nanonood sa iyong platform. Correct yan. Okay, thank you so much, Mercedita, and sa lahat ng mga nag-comment sa video natin yesterday. Okay, I think ready na tayo for today's video, episode 47 ba? Tama? 48. Kalimutan ko. 48, ayan. Let's go watch this video. Kung ano mga itinuturo mo sa akin pamangkin tulad ng pagsasagot sa kanyang magulang, anong tigilan mo na dahil ikaw ang magdadala sa kanya sa kapahamakan? Pasensya na ako kayo, pero huwag niyo sanang isisi sa akin kung sa wakas nahanap na ni Maria Clara ang kanyang sarili. Kung sa wakas natututunan na niyo magtanong at ipaglaban ang kanyang mahal. Oh, sorry po talaga ang
magandang kinabukasan at ang pagmamahal mo kay Maritara para lang si Sunswell. Hindi ko na kayang matrasahan mo ito, amigo. Balang araw ay mawawari nila ang magandang layunin ko. Sabi ko na nga na, nakikipagmakigasan naman ng hulong arugante niya. Ano po bang maaari kong gawin, Reverente? Huwag mong palalabasin ang bahay si Maria. At huwag na huwag kang papayag na magkakausap sila ni Crisostomo. Lalo na't ipagkakait natin sa kanyang nakausap at makita ang sinasabi niyang babaeng pinakamamahal niya. Mahal mo ang sinasabi at kamot itinuturing ng kapatid sa kabila ng lalaman mong lihim niyang pagtangit kay Crisostomo. Sigla yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng pagpapasya sa aking sarili. Ang dahil sa kanya ay higit ko nang unawaan si Crisostomo. Kung bakit malapit siya rito, at kung bakit nais ko rin mapalapit sa kanya. Hindi na kinukonsinti ng iyong reverentia ang masamang hangarin. Hindi ako mapag-untay na dumalong sa kasinaya ng Crisostomo. Narinig ni Elias. Yes. Maria, may inaasahan ka bang bisita? Nagpadala ho ng sulat si Crisostomo, Papa. Darating ho siya at kasama natin siya mamaya sa hapunan. Patay. Hindi mo maaaring pagbuksan ang pinto o tanggapin si Crisostomo. Wala. Ngunit bakit ho, Papa? Marahil ito ay magandang pagkakataon para magkausap kayo ng masinsina ni Crisostomo tungkol sa iyong balak sa iyong anak. Nagkausap na kami ni Crisostomo at nagmamati ka siya. Kaya mula ngayon, mananatili ka rito sa bahay. Hindi ka lalabas. At bawal mo na ang tumanggap ng kahit sinong bisita gaya ni Crisostomo. Hello? Dahil lamang kung hindi siya pumayag, naitigil ang pagpapagawa ng kanyang eskwela, kaya ibigyan siyang parusahan sa pagkakait na magkita kami. Malahimik ka. Hello? Huwag kang makisali sa usapan ng aking pamilya. Hello? Mas makakabuti kung susunod ka na lang sa aking pinag-utos. Oh my God! Para hindi ka matamay sa iwala ng dinong at nobyo. Papa, huwag naman ang gawin ito para kasusto mo. Pati ko ako'y pinahihirapan mo. Monsim. Nakapagmasakit ka, Papa. Hindi na mapapagawaan ang kapatid ka. Nainis ako kasandiyan. Hindi na maaaring magkita ng Jesus. Wait lang. Nang gigigil ako kay Kapitan Tiago kasi wala siyang sariling paninindigan kung anong inutos ng kura, yun yung susundin niya. Ang purpose nila is pahirapan si Ibarra. Hindi nila alam na mahirapan din si Maria Clara na anak actually ni Damaso, 'di ba? Ang bobo nila, grabe. Makasarili yung mga desisyon nila. Buwisit. Nais kong makausap ang Kapitan Tiago. Wrong timing eh. Huwag na muna. Mabuti pa siguro palipasin mo na muna ang init ng ulo ni Kapitan Tiago. At saka, wala rin po rito si Kapitan Tiago. Kaalis lamang po. Correct. Kaya hindi rin kayo magkakausap. Tapos si Maria Clara, grounded. Grounded? Hindi niya alam yun. Ang ibig sabihin, bawal pong lumabas. Wait. Palagi pa rin siyang gumagamit ng mga English words na hindi niya sinasadya, for sure. And doon natin makikita kung gaano kalawak ang naging influensya sa atin ng pananakop ng Amerika, no? Kasi yung words natin na ginagamit, mixed na talaga siya. Lalo na yung mga bata ngayon, yung mga new generation. Yung Tagalog natin, talaga may mix talaga siya na English. Tapos minsan, ginagawa lang nating tunog Tagalog, pero from English word talaga siya. At yan yung nakikita natin sa ginagawa ni Clyde dito. And yung sinabi ko lang. At lalong bawal makipag-usap sa inyo. Hindi maaari ito. Maria? Ginoo, tama na po. Ako pong kagagalitan kapag tumuloy po kayo rito. Sandali lamang ako. Nais ko lang kausapin si Maria Clara. Umahin po, Ginoo. Pero tama na po. Umalis na lang po muna kayo. Andin, sandali. Baka naman pwedeng sumilip sandali si Sir Ibarra. Wala naman si Kapitan Tiago.
Sasa mo. Maria. Maria, huwag. Lo siento, Crisostomo. Pero sa tingin ko, dapat ka nang umalis ngayon din. Dahil pag nalaman ito ng aking primo ay sasama ang loob niya sa'yo, sa aming lahat. Nais mo ba na kaming lahat ay makagalitan ng dahil sa'yo? Pinsan pala yung primo. Clarita, pumasok ka na sa silid mo. And then, Clyde, samahan mo si Crisostomo papalabas ng bahay. Vamos, Clarita. Clarita? Sunod-sunuran lang talaga siya. Wala siyang magawa. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ako nagtitiis ng ganito ni Tio Santiago. At mas lalo hindi ko maunawaan kung bakit maging siya ay tumututo na rin sa aking eskwela. Nagtaka pa kayo. Malamang binulungan na yun ng baliw-baliwang ninong ng fiancé mo. Clay, hindi ko man batid. Ngunit itig lang nang kakasalso sa Ginoo. Ayaw na pumanhik. Sige na, Andeng, mauna ka na. Hindi pa kami tapos mag-usap. Hindi maganda sa isang babae ang nakikipag-usap ng mag-isa sa lalaki. Mas tsaka kaya yung ganyang ka-backward ni Pinky. Tsaka. Hindi niya matindihan. Sabi ko, umuna ka na sa taas. Kasi magtitikip ka pa, di ba? Susunod ako. Sige na. Magsusumbong na naman yan kay ano sa Abby. Sir. Tama ka. Marahil ay napagsabihin na ni Padre Damaso ang ama ni Maria. Sure yan. Kung kaya't nagbago rin ang dati niyang magandang pagtingin sa akin. Ay, naku, yung Padre Damaso na yan. Ang lala ng mga ganap, sir, kung alam mo lang. Kung awa nga rin ako kay Maria Clara. Pero, in fairness sa nobyan, pinaglaban ka niya, sir. Kahit alam niyang lalong magagalit sa kanya si Kapitan Chavo, nanindigan siya para sa inyo at sa pagmamahalan niya. Kaya may pag-asa pa, sir. Dahil pinaglalaban ka ng taong iyong minamahal. Aww. Ang ganda ng role ni Clyde dito. Ikaw ako si Mala Clara. The consequence of Maria? Choosing what is right. Hindi, si Crisostomo. Hindi pa rin siya nakakaalis. Kinakausap pa rin siya ngayon ni Clay. Tama yata ang inyong amigang si Victoria. Hoy! Hindi dapat mapagkakatiwalaan ng inyong kinupkop. Impacta to sapagkat si Andeng. Maari niyang agawin ng pagkakataong ito upang Andeng, huwag kang agawin ng minamahal niyo mula sa inyo. Nang gigigil ako sa'yo, Andeng, ha? Ahas ka rin. Kasi binibili ko ay mabuting tao at hindi siya gagawa ng kahit ano. Huwag masyado mapagtiwala, Clarita. Ay. Mahal kita. Batid mo yan. Simula pagkabata pa natin, talaga anino mo na ako at pinagsisilbihan kita. Kaya nag-iispiya ka? Kaya hindi makakayanan ng aking puso na makita ang iyong kalungkutan ay maging kasiyahan ng estrangherang babae. Plastik ka, anda ka rin anding ka. Gigil ako sa'yo. Alam mo dati, iniisip ko si Anding parang wala lang choice kaya naging espiya siya ni ano, ni Salvi. Pero ngayon sa ginagawa niya, nang gigigil ako sa'yo, girl. Ahas ka. Hindi mo ba marahil batid kung anong klaseng kapangyarihan ang meron ng babaeng yun? Kung naagaw niya mula sa kamatayan ang buhay ni Senyor Crisostomo, iyak kong
walang kahirap-hirap niyang maaalo ang puso ni Tumi. Andrick, tama na, tama na. Basta yan. Gusto kong mapag-isa. Kaya mo muna ako. Paumagin sa aking mga nasabi. Umilis ka na. Nakang kwenta. Naging ahas na rin talaga sa nantuluyan. Eh. Buti na lang, hindi boba si Manaklara. Napakatagal na naghintay sa aking pagbabalik. At ganito lang pala makauwi ang lahat. Sir, teka lang. Bakit parang sa tono ng pananalita mo, sumusuko ka na? Hindi, Miss Clay. Hindi ako susuko. Yan. Yes. Yan ang matapang na Ibarrang hinahanap. Oh, anong game plan, sir? Katulad ni Maria, ako rin ay maninindigan. Perfect. Aharapin ko ang lahat ng nagiging pagsubok, matupad lamang ang aking pangarap ng eskwela. At ang payapang buhay na kasama si Maria. Miss Clay, tila napipi ka na rin. Hindi. Natutuwa lang akong makitang in love na in love ka kay Maria Clara. Kahit kailangan kong makausap si Maria, tulungan mo ako. Ako ay nakikiusap sa iyo. Hindi niya matitiis. Diyos ko, Lord. Ang cute. Paano naman ako makakahindi sa pes na ganyan sa mata niyo? Sina ulo yung Clay. Hoy! Oh, sige na, sir. Okay. Ako pong bahala sa inyo ni Maria Clara. Muchas gracias, señorita. Isa kang tunay na kaibigan sa aming dalawa ni Maria. Let's go! Tatapos na naman ang iyong pag-uusap ng mga sinsina ng aking nobyo. Senyorita, sa tono nyo, parang may nagbalita sa inyo na may halong mali siya. Itago na lang po ba natin sa pangalang Andeng? Akala ko iaabutin ang inyong pag-uusap sa ilalim ng buwan at nakikislam ang mga bituin. Selos nga. Hindi naman po bagay sa akin yun. Mas bagay sa inyong dalawa ni Sir Ibarra yun. Kaya, senyorita, maghanda ka. Dahil mamaya, pag sleeping beauty na ang lahat, magkikita kayo ni Sir Ibarra. Ano yung sinabi? Ang sabi ko po, magkikita kayo ng nobyo mo. Itatakas kita, senyorita. Itutulungan mo kami. Krasosto mo na magkita? At buo na ang iyong loob? Bakit naman hindi? Tsaka, nagmakaawa sa akin si Sir Ibarra. At hindi mo siya matiis. Hello? Oo naman. Hindi ko kayo matitiis. Ako, senyorita. Sana lang talaga makatakas tayo ng matiwasay. Hindi tayo mahuli ng tiya mo o ng ama mo.
for the takas tonight. For love. Kung meron man may dulot sa akin ng pag-ibig, yun ay ang tapang. Marating ko ba talaga yung nakakasigurado na gagawin mo ito para sa aming dalawa ni Crisostomo? Oo nga po. Bakit po ba ganyan na lang kayo magtanong sa akin? Siyempre, tutulungan ko kayo. Eh, yun ang pagbabasa nyo, di ba? Tinulungan kita. Oh, eh, paano pa tong Operation Clarisostomo? Clarisostomo? Yun po ang pinagsamang pangalan yung dalawa ni Sir Ibarra. Ang ganda, di ba? Clarisostomo. Parang love team. Gusto niya yarn. Akala ko kasi. Akala niyo po ano? Wala binigay. Pinatunayan mo lang sa akin. Natama ako na hugs ka sa'yo. Omsi. Sabi ko hindi naman, ka na mabuting kaibigan. Sabi ko naman eh, si Clay ay isang ano lang, parang reader lang din siya. Nagkataon lang na nasa loob siya ng kwento. At yeah, meron siyang paghanga kay Crisostomo, pero hindi ibig sabihin nun aagawin niya si Crisostomo kay Maria Clara. Yung iba pa nga, iniisip nila sila si Maria Clara, di ba? Ganun yung mga point of view ng mga readers na iba. Karamihan actually. So, hindi, never mangyayari na parang aagawin ni Clay si Crisostomo kay, ano, kay Maria Clara. Isa ka rin mabuting pinanag. Oh, si... Ay, maraming maraming salamat, Clay. Maiyak si Clay dun. Oops, gracias. Tiramika. Baka mag-best friend na sila. Wala nga naman, senyorita. Ako, tama na. Ampula mo na, senyorita. Ang galing nilang dalawa. Paano tayo tatakas? Paano tayo tatakas? Paano nga ba? Lalo na magkagabi na. Paano tayo makakatakas ng bahay? Kaya't mga babae pa tayo. Ano na isip mo? Magdadamit na lakas na. Ah, sa bintana. Pagbubuhol-buhulin na naman niya. Nag-ano siya ng damit? Nakita siya. Ay, Muya. Kung saan-saan mo pinagagalang yung mga mata? Hala. Hala, umpisa mo na kaya magplantsa. Opo, Doña Isabel. Nako, alam na alam ko na po kung paano pagganahin niya. Dahil tinuruan po ako ni Mang Adong. Ihipan mo muna yung uling hanggang bumaga. Tapos yun ang ilalagay mo sa prensa de Corona. Ay, ang galing! Expert na talaga ako sa pamamlansya. Pwede na ako mag-ihon ng barbecue. Hindi ko mawari kung ano yung mga binibitawan mo mga salita. Imbis kasi na mata o kamay ang ginagamit mo, yung bibig ang pinapaandar mo. Hala, tapusin mo na itong pagpaplansya. Andeng, magpahinga na tayo. Huwag mo nang intayin ang kapitan at gagabihin daw siya. Tayo na.
Puyat talaga siya para mamalayan siya. Masunog yan na. Ang mukha niya. Ah, nagdamit pa nalaki sila. Ang ganda pa rin yung ready na pala si kumpare. Kaya mo na, pagbihis ka na. Ulit ako talaga'y kinakabahan sa gagawin natin ito kaya. Oo nga, ako rin eh. Kasi, mas hindi kasi tayo mapapansin sa labas kung ganito ang itsura natin. So, G? Tinuruan pa ng G. Nakuklay, sinasabi ko sa'yo. Teka, senyorita. Kinis mo masyado. Eh, pintay-pint ka ba? O kaya kahit na ano may tinta. Makinis masyado. Sabi ko sa inyo, maganda pa rin siya talaga. Tama! Yung uling. Teka, ako sa gacha. Sabi na eh. Para saan? Akong bahala sa'yo. Pre. Maglalagay sila ng balbas. Yung mga kalokohan pag nagkasikla yan, ano? Talino. Ang ganda pa rin mag-flag. Ang hirap nito. Ang amo ng mga eh. Maaga pa naman. At kung si Bilibining Clay nga talaga ang kasama niya, ay nakakatika kung maabot ang sigo niya ang ganito. Ngunit, nakakakiya ko bang si Bilibing Clay na talagang kanyang kasama? Yan naman ang tiniyak niya sa akin bago kami magsimulay kanina. Ay, kung gano'n na yan, mamulat na tayo ng mga bulaklak na ihahandog sa kanila. Pindel. Tama ba ang pagkakarinig ko? Na maging si Miss Clay, ay ihahandog mo rin ng mga bulaklak? Ikaw ba ay nahihibang, amigo? Hindi na. Lahat ko naman, nahando ko ng burak. Nakakayamat na mabahay ako. Nakakayamat. Ngunit bakit ka pa makakuha ng mga bulaklak para sa dalawang babae? Amigo, nagkamali lamang ako. Nais lamang itang tulungang pumitas ng rosas para sa iyong nobya. Kung gano'n ay salamat. Ngunit, wala rin mong masama kung nais kong handugan ang bulaklak sa Miss Clay. Hindi ba? Amigo, napakarami mong satsan. Hari na sa hardin at kumilos na tayo. Let's go! Hindi, amigo. Ikaw ang kumilos na. Double meaning! Ang talino ni ano, Ibarra. Sabi na may balbas na yun. Baka mahuli sila. No! Balik! Baka mahuli sila. Nakabahan ako. Handeng! Balik na lang. Handeng! Ano ba? Dalian niyo! Tapos lang kayo. Hello. Thank you.
Senyora? Alam, baka makita sa nanya, Andeng. Hala. Nakita ba sila? Bilog niyong buwan. Ah, maganda. Sunod lang. Asasta mo. Natawa si Fidel. Maria Clara? Sky! Sky, bakit? Ano ko? Natawa sila. Ako ang tawa? May-effort na nga kami para makarating kami dito, para magkita kayo. Pinapahiya niyo lang si Maria Clara eh. Hindi nga, ano ko? Hintay lang, Miss Cry. O manhingman ko, kami naman ay nabigla lamang sa inyong mawag. Hindi ba, Fidel? Si. Pero sa kabila ng inyong ligot at balbas na hindi ito, ay nababanaag pa rin ang kagandahan ninyo. Sabi sa inyo, nasali si Clyde doon. Ang kagandahan mo, Maria Clara. Binaw! Mawida! Ako, Maria Clara din ang pangalan ko. So thank you. Oh, so thank you daw. Witty! Gagi, nakakilig naman to. Anden! Hala, oh my gosh! Anden, magpadali sa pagkilos! Makabutan tayo ng alas 9! Ay, kaya! Sabel, ano ang device? Sa kayo paparoon? Primo, huwag kang mabibigla. Ngunit si Maria Clara at si Clyde, tumakas. At ang palagay namin ay sila'y nakapagkita kay Crisostomo. Crisostomo, pwede sir. Alday, tawagin mo ang kutsero. Madali! Oh my gosh! Nahuli sila. May punishment yan for sure. May tsura ni Clyde dito. Paguhinom na kalipas. Kilig naman noon, pero sir. Hello. Nobyo ba yung ibig sabihin? Correct. Kahit ano lang, bubahin niyo ko gusto mo. Ayun. Talaga? Hindi ko naman pipigilan. Kilig. Hindi kakainin ng kanyang mga lugi. Ayun ang kanyang ama. Hindi kayo lalabas ng silid na ito hanggat hindi nyo natatapos ang inyong pagdarasal at pagbigay ng tawad. Aray. Ito mo ni Padre. Mas kailigat sa ito siya. Pagdarasal sila. Hoy! Grabe. First day talaga, grabe. Every single time. Thursday, tsaka Friday, bukas. Kaya dapat bukas, huwag tayong absent. Pagrabe ng pagrabe ang mga ganap. And pati yung paglalayag ng Filay. At of course, si Maria Clara at si Ibarra, nakakilig, grabe. Yung pinaglalaban nila yung pagmamahalan nila. And si Clyde naman, Fidel. Si Fidel kasi parang dinidinay niya pag sa ibang tao, pero actually makita mo naman talaga na gusto niya si Clyde. So tingnan natin paano magde-develop yung story nilang dalawa dito. And sobrang talino ng mga writers dito. Ang ganda na pagkakatahi-tahin ng mga kwento. Although wala naman talaga si Fidel at si Clyde sa totoong kwento. Pero maganda yung pagka-incorporate sa kanila. Nakaka-balance sila talaga ng istorya. So maraming salamat kay Miss Susette Colero at sa mga writers, pati sa mga director, and of course, ang mga actors and actresses natin and mga talents na kasama dito. Ang gagaling sila, Andeng. Nanggigil ako kay Andeng, sorry, pero ang galing mo kasing gumanap. And of course, si Tia Isabel, si Kapitan Tiago, nanggigil din ako, magaling din everyone actually. So maraming salamat. And before tayo magtapos, of course, shoutout sa lahat ng mga OFWs, mga kaibigan natin dyan na palaging nanonood, walang mintis. Maraming salamat at sa mga nagko-comment dyan sa inyo. Maraming salamat. Gusto ko yung mga comments yung nababasa ko lahat. And of course, sa mga kababayan natin nasa Pilipinas, maraming salamat din. There you go. Thank you so much for watching and hope to see all of you guys tomorrow kasi finale na for this week. So, grabe na naman to. Cliffhanger. See you guys. Bye.